Hi everyone, I am Josh Gilbert S. Lorenzo, also known as Josh Lorenzo, and people know me as Dubai's singing makeup artist. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang ang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapiling, asahan mo sa iyo pa rin. Pumunta ako dito sa Dubai kasi na-in-love ako. yun talaga yung reason ng una, na-in-love ako. Pero sabay na rin yung purpose na, syempre, hindi pa kasi ako nakapag-abroad. So, gusto ko rin matry yung feeling na makapag-abroad. Sabi kasi nila, okay daw yung kitaan sa abroad. So, tinay ko na din since breadwinner ako sa amin. So, sa Pilipinas naman, yung dati kong work is singer-comedian ako. Like sa mga comedy bars in Punchline, Laughline, The Library Malate, Rapture. Halos lahat ata ng comedy bars in the Metro Manila. Parang nalibot ka na ata. So, yun. And then also makeup arts din ako sa Pilipinas. Bata pa lang ako kumakanta na ako. As in, kinder pa lang. But as in, alam ko na kumata. Pero ang mga piyasa ko dati is lalaking voice talaga. Pero yung mga kinakanta ko dati pag mga lalaking voice, may mga falsetto pa rin, pero lalaking falsetto. And then nung napunta ko sa Manila, na-discover ko yung i-twist siya as a girl na voice. Hanggang sa, ayun na, na-develop na kasi pag mga comedy bars, usually mga request doon talagang birita, like mga Regine Velasquez na songs. Whitney, usually ganun kasi mga request. Marunong marunong ganun, hanggang sa na-practice ko na siya. And then, ayun, nakaya ko na siya maging talagang yung, sa opinion ko lang, babaeng pakinggan. Yun. No matter what I say or do, there's just no getting over you. We're starting over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling inside again, 'cause every time I look at you, I know. Sa grupong yung Pepper Divas, as in sobrang proud ako doon sa grupo na yon kasi ang daming achievements ng grupo namin. Ang dami namin salihan kasi sa mga TV contest, like mga finalist kami ng Talentadong Pinoy Worldwide, tapos naging monthly finalist kami ng It Showtime Pinasikat, tapos semi-finalist kami ng It Showtime ulit, Todo Bigay, tapos guestings naman sa TV like Walang Tulugan, Sunday Pinasaya, tapos out of town shows like iba sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Alos lahat kaming tatlo, si George and Raven, puro mga breadwinners. So nakatulong yung grupo na yun para kahit pa paano makatulong sa family namin. Isa rin sa dahilan ba't nag-Dubai kasi nasira yung voice ko, as in nawala yung voice ko like 1 year. Sobra ko na stress noon. Na-overused kasi siya. So, nagpa-check ako sa Pilipinas pa lang. Nagkaroon ako ng muscle tension sa throat ko. Like, hindi siya makapag-produce ng falsetto na ginagawa ko. So, those times talagang pag may mga request na mga kinakanta ko dati, like yung mga Regina, rito ako, yung ganun-ganun, sobra akong na-stress kasi hindi ko na siya nakanta that time. As in, wala. Walang lalaman sa falsetto. And then, sabi ko, magpahinga muna ako. And nung nagpag-Dubai ako, nakapagpahinga ako. And then nung time nakala ko kasi na naging hopeless na ako that time na wala na, hindi na kayang ibalik yung voice ko dati. Panlalaki na lang. Tapos sobrang miracle para sa akin yung nangyari kasi nung tinry kong i-practice after 5 months, like nung nag-pandemic kasi, tinry kong kumanta, like tinry ko nung una hindi talaga siya lumalabas eh. Tapos araw-araw lang kung nagagagan ganun, nagpa-falsetto, humming, mga ganun. Hanggang sa one day na
abot hanggang naabot ng naabot ko ni mga nakakanta ko hanggang ngayon, sobrang ano, sobra akong na-amaze kay God kasi akala ko talaga hindi na siya maibabalik, pero milagro talaga na ibalik yung ganung voice ko. I've been here in Dubai for almost like 2 years na, magta 2 years na this coming October. Natatandaan ko pa yung date, October 10, 2019. Tapos after 5 months, pandemic na agad. Pero that time, yung work ko, hindi pa, balay nagpahinga ako sa pagkanta, sa pag-makeup. That time, nag-work muna ako sa isang, ano dito, movie company. And then, nagka-pandemic nga, nagkaroon ng tanggalan, so isa ako sa natanggal. Pero, siguro, may purpose yun. Kaya ngayon, bumalik yung dati kong mga ginagawa. And sobra akong swerte, sobra akong blessed na kahit natanggal ako doon sa work na yon, at least ngayon nagagawa ko na yung gusto ko. May freedom ako sa mga passion ko. Alam mo kasi maganda kasi yung ginagawa mo yung passion mo, tapos kumikita ka pa. First is live selling. Nagla-live sell kami ng watches, mga luxury watch sa UAE Kabayan and Souk. Tapos singer din, kumakanta pa rin. Siyempre, hindi ko pwedeng tanggalin yung passion ko. Singing, and also nagme-makeup din ako. Ayun, makeup artist din ako dito sa Dubai. Hindi ko kaya na isa lang yung work ko kasi ang daming binubuhay sa Pilipinas, alam mo naman. Maraming binapakain. So, padala dito, padala doon. Ako ay nanggaling at pinanganak sa Cotabato City sa Mindanao. Lahat kami 8 siblings. Walo kami magkakapatid at tas panglima po ako. Tas halos lahat nandoon sa bahay namin. Medyo mahirap yung buhay talaga sa amin. Pero ngayon kasi make sure ko talaga na napaprovide ko kahit papano yung mga kailangan, mga basic needs. Kung kailangan, every week ako magpadala, pinagpapadala ako. Yung kasi sa amin kasi, small things nang okay na na-appreciate na agad So, kahit hindi pa naman ganun kalaki yung kinikita ko now, nabibigay ko talaga yung nabibili na namin yung mga gusto namin. So, yun. Bukod sa singing, hosting, doing comedy sa stage, yun din. Nagbe-makeup din ako. Sobra akong natuwa yung first time ko makapag-makeup ng ibang lahi. So sobra akong natuwa kasi parang wala akong ginawa sa mukha niya. As in, nag-makeup ako parang ang ganda niya na parang hindi na kailangan ng makeup. Pero ginawa ko pa rin. So sobra akong natuwa kasi parang feeling ko ang galing-galing ko na. So, para sa akin, yung most challenging makeup na nagawa ko is yung makeupan ko yung tatay ko na patay na. So, that time kasi napansin ko yung makeup niya parang hindi okay. So sabi ko pakibuksan yung kabaong kasi may makeupan ko yung tatay ko. So sobrang challenging kasi tatay mo yun. Tapos wala ng buhay. So ayun, talagang hindi ko kaya na that time talagang. Hindi ko kayang hindi maiyak that time habang minimakeupan ko siya. Life lesson I have learned. Siguro gawin mo lang yung mga bagay na gusto mo. Kasi life is short. Huwag kang pag may pinaproblema ka, huwag kang magstay sa problema mo. Move on, move forward. Gawin mo lahat ng gusto mo kasi once magwala na tayo dito, wala na 'di ba? Gusto ko magkaroon ng sarili kong makeup brand. Pwede, 'di ba? And gusto ko magkaroon ng sariling bar. Pangarap ko talaga magkaroon ng sariling bar. Gusto ko matulungan din yung mga aspiring singers, comedians din na makapag kasi alam ko yung buhay talaga, 10 taon ako sa ganun Alam ko yung buhay, alam ko yung hirap, and sana magkaroon ako ng bar na malaki na kayang ma-showcase yung mga aspiring na katulad ko na gusto ring mag-try ng ganong work. Proud naman ako sa talent ko. Gusto ko malaman nila na may ganitong talent tayo. Wow! May ganitong talent tayo na pwedeng ipakita sa buong mundo.